Okay guys, so pupunta tayo ngayon sa farm kasi hindi tayo pinatulog ng hangin tsaka ng malakas na bagyo. Hintay lang natin lumiwanag bago tayo lumabas kasi kailangan natin i-check yung mga isda natin din. Tara, samahan niyo akong i-check yung status na lang. Laka! Bagsak na yung... Ay, nabuwal! Ang laki ng malunggay. Nabuwal siya, oh. Malunggay yan, eh. Balik tayo. Hindi tayo makakadaan dito. Buti na lang hindi nabagsakan yung bahay. Oh my guys, ito yung subdivision natin during the typhoon. Ayan, tignan niyo yung mga puno. Nagsisipagbagsakan, no? Malakas yung ulan. Ayan. Ito po yung itsura na, ayun o, bagsak na yung mga saging. Ito po yung itsura ng ating subdivision. Tignan nyo itong palayan. Hala, kawawa yung baka. Ayan. Usually dito, yung mga naunang pag-ulan, pag sobrang lakas baha na dito. Okay guys, ito na yung itsura ng ating farm. Time check. 6:24. So kanina, medyo malakas yung ulan, humina na ngayon, and then yung hangin, sobrang lakas talaga. Kaya nakita nyo naman, yung mga dinaanan natin ay mga puno doon, bagsak-bagsak na. So yan, sigurado ako kanina, bahayan dito. Ngayon medyo mahupa na. So puntahan na natin yung ating mga fish. Tingnan nyo guys, yung saging natin, knocked out na rin. Sayang, pero pwede pa siguro yan. Namumba na yung mangga. Tumba-tumba na sila. Ito na yung status ng ating farm. Punta na natin sila. Mga kalapangit natin, boy pa. Alive pa. Kalamansi, wala na. Harang. Tayo daan. Check natin tong pond natin. Oh my God. Yan. Puno na. Puno na yung pond. So, yan guys. Ito na yung itsura. Bahan na dun, oh. Ay, bumagsak pala yung bubong ng kalapangit ko. Tara, punta na natin, Guppy. Check natin status na itong mga to. EBM. Yes, andyan pa. Handler to, eh. Ayun, andun pa yung handler ko. Ito, tiger, wait, baka may mapakan ako nandito. Yes, 1, 2, 3, 4, nandito pa yung tiger. Bluegrass, asa na aking bluegrass? Check natin. So, safe pa sila dito. Ito lang yung bubong, medyo kumalas lang. So, okay guys, so sumaglit lang tayo kahapon. Today is, ayan, November 13, 10:35 AM. Sumaglit lang tayo dito kahapon guys kasi medyo malakas pa yung ulan and nakakatakot. Pero ngayon, ito na ang itsura ng ating farm. So ito na yung pond natin. So chinek lang natin kasi kahapon yung kung safe na
yung ating mga tubs and grooming, yung DIY grooming tub natin na bago. Tapos ito na ngayon, yung bumalik tayo today. Ito na yung tsura. Here's yung pond natin. So kahapon, punong-puno to ng water. But today, since, ayan, maganda na, maaraw na, na-drain siya. Yung pond kasi natin, guys, marami pang dapat i-repair dito. So, hindi pa siya talaga totally ready para maging pond, as in 100%. So, marami pa tayong kailangan gawin dyan. Guys, ito na yung mga debris. Yan, and ito na yung mga natanggal natin. Nakatakip kanina dyan. Okay, so ito yung ating mga tubs dito sa ating Guppy farm. Ayan. Nakikita nyo. Okay pa naman yung conditions nila. Medyo maswerte lang tayo, guys, kasi hindi masyadong naapektuhan yung ating mga tubs. Napuno lang sila and nagkaroon ng malabo dahil nga sa sobrang lakas din ng ulan. May mga natitira ding mga debris. Ayan. Kompleto naman sila, guys. And hindi naman nagsipagtalunan yung ating mga guppies. Complete attendance pa rin naman sila. Ayan, meron lang talagang mga debris. Ayan, na naiwan. Medyo naswertehan din natin kasi, guys, yung setup natin dito sa ating sa Guppy farm. Though may mga nakakalusot na ganyan. Ang ginawa kasi natin, naglagay tayo ng mga holes dito para kung sakaling umulan, ayan, di sila nag-overflow. And then, meron tayo, may makita rin kayong hooks. Yan, both ends. Yan, meron tayong nilagay na hooks. Para, yan, sa pinangko-cover natin dito, yung ating chicken, plastic chicken screen. Yan. Ganyan yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya. And, nilalakyan ng ganito. Yan. So, lapat na yan. And then, ihuhook mo lang siyang pag ganito. Para hindi na siya. Stable na siya. Ayan. So, ganyan siya. And, hindi rin siya lulubog dito kung sakali mamabagsakan siya ng mga debris. Kaso nga lang, guys, sa sobrang lakas ng hangin na dala nung bagyong Ulysses, napasukan pa rin to ng napasukan pa rin siya nitong mga debris ng ating puno ng mangga. So, yan. Check din natin tong ating DIY grooming tubs. Ayan. Thank God at hindi sila tumalon. Pero nalagyan din natin to ng plastic chicken screen. Hindi, nag-overflow lang yung tubig. Hindi naman sila tumalon. Kompleto naman sila. Yan. And dito din sa taas, hindi nyo lang, guys, masyado makita kasi nga malabo yung tubig. Iwa-water change natin itong mga grooming tubs natin dito. Kasi tignan nyo, kapag mag-groom kayo, kailangan kasi lagi malinis yung water nila. And yung sa atin, tignan nyo po. Ayan, may mga dahon pa, may mga small debris galing sa mangga. Ayan, puro dahon sila. So, aalisin natin lahat yan, especially yung mga dumi dun sa ilalim, yung mga maliliit na block. Okay, tayo mag-water change, guys. So, paglalapatin nyo lang yung both ends na itong hose, and then ipopour nyo yung water. Punuin lang natin siya ng water. Ayan, puno na yung water niya. Overflowing na siya. And then, tatakpan nyo yung isang end. Tapos itong isa, lalagay nyo lang dito sa baba. Ang end na to na hinuhold nyo, ipasok nyo dito sa water. And then, para na niyang ipavacuum. Ingat lang, baka sumama yung ating EBM. Babacuumin nyo lahat ng dumi. Yan sa baba. And then, kuklose nyo lang to. Then, lipat tayo sa kabila. So, yan. Ihigupin niya lang, guys, yung mga debris. Guys, ito yung mga tubs natin na kailangan na i-water change. So, ito yung isa sa disadvantage ng outdoor setup. Pero rarely lang to nangyayari kapag sobrang lakas ng ulan and then naiipon
yung tubig ulan. Or, eto, kita nyo, sobrang cloudy na. Ayan. Minsan, nawawala na rin yung oxygen and hindi na rin kasi kinakaya ng aquatic plants yung ganyan. Kaya, sobrang polluted na neto. At kailangan na talaga siyang 100% water change para makasurvive yung mga guppies. Kasi possible talaga mamatay sila dahil polluted na yung water and wala na rin oxygen dyan. Kasi yung aquatic plant is hindi na rin kaya yung ganyang ganitong polluted na water. Okay guys, so na-rescue na natin yung mga nanditong guppies natin. It's time naman na i-100% water change natin. So ganito lang mag-water change guys. Kuhanin lang natin yung water and then daan-dahan lang para hindi rin magulo yung substrate natin. Yan. I-100% water change lang natin to guys. And mostly kasi nung nandito na tub sa guppy farm natin, 80% nun is naging cloudy yung yan, naging cloudy ganyan yung mga water. Kaya kailangan natin silang lahat i-100% water change. Dahil siguro, sa sobrang lakas ng hangin and yung ulan, may mga debris na napunta dito sa mga tubs natin. Kaya sobrang cloudy na nila. And hindi na kinakaya ng ating mga aquatic plant na mag-supply ng oxygen. Kasi nga polluted na. Guys, na-drain na natin ang ating tub. So, it's time na mag-refill na tayo. So, ito guys. Yung water na ginagamit natin is from deep well. So, wala tong halong chlorine. Salt lang pwede na. Kaya safe din tayo mag 100% water change. Hindi siya advisable na 100% water change kapag gumagamit po kayo ng Manila water and yung mga nasa bahay na water. Kasi po, may mga chemicals po yung nakasama. So, kapag kailangan nyo pong mag-water change, kailangan nyo pong i-stock yung water nyo ng 2 days, lalagyan ng anti-chlorine para po chlorine-free and then hindi siya harmful sa mga inaalagaan nating guppies. So, kapag ganito, safe naman po siya, deep well siya, so asin lang, okay na. Ayan guys, clear na ulit ang ating mga tubs. Clear na yung water nila. So, mag-a-add na lang tayo ng salt dyan and okay na siya ulit. Okay guys, so maglalagay na tayo ng salt. Ganyan lang kadami. Dito. Dito sa ating mga fish. Na. So, yun guys, tapos na tayo mag-water change. Ayan, na-water change na natin almost 50%. Ng ating mga tubs. So, remember, kapag mag-water change kayo, kailangan nyo mag-add ng salt. Kasi yung salt po is magpre-prevent and mag-treat ng fish diseases. Plus, i-condition din niya yung water nyo. And, hindi din kasi may iwasan kapag ganyan, may mga typhoon, mga ulan, is napupollute agad yung water natin. Kaya may namamatay tayong guppies, may mga namatay tayong guppies, pero konti lang naman sila. And one of the reason kasi nun is polluted yung water due to rain and typhoon. That's it for today's episode guys. So ayan, ginabi na tayo kasi tinapos natin i-water change yung mga nasa farm. So abangan nyo bukas yung part 2. I-upload natin agad yan tomorrow. So, i-check natin yung guppies natin underwater para malaman natin kung anong condition nila. But for now, check muna natin yung mga guppies din natin dito sa terrace. Ayan. Tinakpan natin to. Nakakover yung mga guppies natin dito. And nire-ready natin yung pang-water change natin. Ito yung stock water. Ito yung ating mga ginagroom na guppies. Ayan. Ayan sila. Naka-cover din to during the typhoon except yung sa likod nahangin na siya natanggal. Ayan. So tomorrow sila din aayusin natin. So abangan nyo yan guys. Tomorrow i-upload ko rin agad yung part 2 ng episode na to. Ayun muna guys. See you tomorrow. Bye!